araw mga kaibigan, nandito ulit tayo sa panibagong kwento ng buhay. Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe, like at bell icon para laging updated sa bawat uploads ko. Ang nakaraan. Naging maayos ang samahan nila Miguel at Elsa. At di kalaunan ay nagawa pa magpakasal ng Tiyo Mael at Lola Isignia na kinabigla nila pareho. Ngunit, nang makauwi sila ng Manila, ay nakaramdam siya ng pagkabahala. Narito ang 9 na kabanata. Walang kinalaman ng tumawag sa sinabi ko, anak. Bumiti ito. Hala, nasaan na ba ang asawa mong yon? Nasa library po, inay. Pupuntahan ko na po. Sasabihin ko pong may tumawag sa kanya. Ano po ba ang pangalan ng tumawag, nay? Ang hiling niya, sana ay huwag masamain ito ang paggigiit niya. Ay, kliyente raw. Naikumpas-kumpas pa nito ang kamay sa gawaing tila binabaliwala ang tanong niya at ayaw diretsang sagutin iyon. Hindi bagay magsinungaling ang matanda o magtakip halatang halata ito. Inilapag nito ang cellphone sa mesa. Tumango siya. Sige po, inay, sasabihin ko po kay Miguel. Saka siya tumalikod at pumalhik na sa hagdan. Nang hindi na siya kita nito, ay pinagpipindot niya ang cellphone. Nabasa niya roon ang pangalan ng huling tumawag, Lara. Nagtuloy na siya sa library at inabot kay Miguel ang cellphone. Isang ngiti ang binigay nito sa kanya. Hinigit siya nito at nakapagkandong siya rito. Saglit na lang asawa ko. Huling paks na ito. Tumango siya at tumayo. Mukhang nataka ito sa ginawa niya. May problema ba? Wala naman. May tumawag sa'yo. Iniabot niya ang cellphone rito. Sinagot ni nanay. Lara raw ang pangalan. Marahang tumango ito at bigla ay pinagtuunan ng muli ang tingin ng fax machine. Lumong-lumo siya. May laman ang aksyon nito. Ang ina nito at nais nang malaman kung sino ba ang Lara na iyon. Sino ba si Lara? Tanong niya. Mukhang kilala ni nanay. Dating kapitbahay namin. Nakatingin pa rin ito sa fax machine. She's a client now. Inayos na nito ang mga gamit doon. Nagkwento tungkol sa trabaho nito. Para sa isang abogado, masyadong halata ito na umiiwas sa paksa. Isang bagay na lalo lamang nakapagbahala sa kanya. Anong kaso ni Lara? Nagkibit balikat ito. Annulment? Bakit ba siya ang pinag-uusapan natin? Tara na sa ibaba. Inakbayan siya nito at lumabas na sila sa kwarto. Hindi nakaligtas sa kanya ang patuloy na pagkikwento nito sa paraang labis ang sigla kahit hindi naman bagay sa sinasabi nito. Ng mga sandaling iyon ay nasiguro niyang may basihan pala ang kaba niya. Ngunit kung sino man ang Lara na iyon ay hindi siya makakapayag na magulo sila nito. Hindi ngayon at hindi kailanman. Yun marahil ang tinatawag na woman's intuition. Naisip ni Elsa habang kabado naghihintay sa opisina ni Miguel. Bigla ay naisipan niyang daanan ito roon. Hindi muna siya tumawag dito. Gaya ng bilin nito. Nababaliw na yata siya sapagkat maging ang bilin nitong iyon sa kanya.
Ngayon ay labis na pinagdudahan na niya. Bakit kailangan pa niya magpasabi kung nais niyang pumaroon? Kaya nagtungo na agad siya rito. Nagtaksi na lamang siya. Ang sabi niya sa kanyang binan ay tutungo lamang siya sa mall upang hindi muna nito matawagan si Miguel na darating siya doon. May mali sa kanyang pakiramdam at hindi mapalis iyon. Parang ibig niya makita ang lara na iyon. Kung sino man yon, lalo pa ngayon, na nakausap ni Elsa ang sekretarya ni Miguel at ang sabi ng babae ay lumabas daw ang boss nito at nag-lunch kasama ang isang kliyente. Hindi na siya nasurpresa sa kaalamang si Lara ang kliyente na yon. Kaya ngayon ay naghihintay siya sa opisina nito. Hindi siya mapakali. O hindi lamang kalabisan, marahil ay nagtungo na siya sa restaurant ng dalawa. Iba ang kutob niya. Dahil wala siyang magawa sa opisina, ay nagpusa siyang buksan ang mga drawers ng kanyang asawa. Parang nais niyang mapahiya sa sarili, ngunit hindi niya mapigil ang mga kamay sa paghahalughog doon na tila may makikita siyang kung anong makakapagpagulat sa kanya. Isasara na sana niya yon na makita niyang ang isang dokumentong nasa isang plastic envelope. Insurance policy iyon ni Miguel. Naisip niyang iyon marahil ang ibinenta rito ni Kevin ng araw ng kanilang kasal. Tiningnan niya iyon. Beneficiary nito ang ina. Ngunit hindi yon ang nakaagaw ng kanyang pansin, kundi ang nakatala sa civil status nito, single. Kung pinrimahan nito iyon sa araw ng kanilang kasal, hindi ba dapat ay married na ang status nito? Paspas ang kanyang kamay sa paghagilap ng mga papeles na hindi niya naman alam kung ano. Nakita niya ang isang form nito sa ahensya ng gobyerno, nakalalagay pa lamang ng dedibsyon nito. Muli, ang nakatalang civil status nito ay single. Siniguro niya ang petsa, isang linggo pa lamang na nakalipas iyon. Para nang laki ang kanyang ulo, ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili. Naisip niya na baka meron lamang kaunting pagkakamali o ano. Sinipat niya ang relo sa dingding. Pasado, alauna na. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, walang message si Miguel. Hindi rin naman yon, ito pinadalhan ng message upang sabihin naroon siya sa opisina nito. Na makadama na pamimigat ng pantog ay nagtuloy muna siya sa banyo na kanugnog ng opisina. Inayos na niya ang sarili nang marinig niya ang pagbukas ng silid sa labas. Nakarinig siya ng mga tinig. Nagpasa siyang buksan ang pinto at sumilip. Pero siyang puganting nag-iispiya roon. Nakita niya si Miguel na nakatayo pa rin. Nakatalikod ito sa kanya. Hawak ang kamay ng isang babaeng hindi niya kita ang mukha. Bagaman kita niya ang tagiliran, dinig niya ang usapan ng mga ito. So, everything's going to be okay, Miguel? Wika ng babae. Of course. Saglit lang ang kaso. I'm not talking about the case, Miguel. I'm talking about us. I already explained it to you, Lara. Pagkarinig sa pangalan ng babae, ay lalong pinag-igi niya ang pagkikinig. Tumawa ang babae. Hindi lang siguro ako mapakali. Ang tagal natin naghintay, Miguel. Nag-aalala lang siguro akong mapunta ka sa kanya. Lara? No, I understand. Ang importante, hindi kayo kasal. Nag-aalala lang ako. Paano kung malaman na niya at igiit na makasal kayo ng totoo? She's not like that, Lara. I'll cross the bridge when I get there. Meanwhile,
Let's focus on your case. Okay, I'll see you again tomorrow lunch. Alam kong hindi ka libre sa gabi. Tumango si Miguel. Naipikit niya nang mariin ang mga mata na makita niyang hinagkan ng babae ang lalaking inaakala niyang asawa niya.